Hello everyone! Ayan, ito na naman si Hiang. Ayan, hi guys, share ko lang sa inyo kung ano ang ginagawa ko samantalang wala pa akong ano. While gahintay ako sa bago kong employer, so magano muna ako dito. Mag-sideline muna ako sa Okay Ukay. Actually, hindi yan sa akin ha. Tumutulong lang ako. Sa pamangkin ko lang yan. Ayan guys, ang ginagawa ko po yan ay yung minamine sina ano tawag nito segregate ko yung mga nangamine ng mga customer na mga pinopost ng pamangkin ko na minamine na ng mga nag-order yung mga customer. Ayan, inihiwalay ko po yung mga may-ari na at saka wala pang may-ari, joke lang, iba na sa isip ko. Ayan, yun na nga guys, sinihiwalay ko lang yung tawag nito yung nakamine na at saka hindi pa, kasi para mas madali siya ipack, tapos ipack, lagyan ng pangalan, tapos ipack namin siya para hindi na namin yan dalhin ng lahat ng isang yung mga hindi na mine, yung hindi kami nagdadala ng pag nagme-meet up sa every Sunday nagme-meet up po sila, naghahatid sila ng mga ano ng nagma-mine iba mga ilang mga 10 or 12 na stripe bag na malalaki. Ayan, kasi hindi siya pwede dalhin lahat kasi ang bigat, ang dami. Ayan. Oo, kaya yung dinadala namin, yun po ay yung magnangmamay na yung mga 10 or 12 na stripe bag. Ayan, ang ginagawa ko po ay inihiwalay-hiwalay ko po. Ayan lang trabaho. Pagkatapos niyan, ayan na nga. Ang diferensya lang po sa ukay-ukay dito sa Hong Kong at sa ukay-ukay sa Pilipinas. So ano talaga, sobrang bago, hindi lang siya bago, mabango pa siya. Hindi siya yung mabango, pero hindi siya mabaho na pareho ng ukay-ukay sa Pilipinas na nag-stack na. Kasi yung ukay-ukay kasi sa Pilipinas, ginalagyan na nila ng gamot yan para hindi siya masira, tapos ipinapadala. Although, parang old stock na siya na naka-stock. Pero yung hindi naman na ano kasi ano di ba? Dito kasi yung mga ukay-ukay na binibenta ng pamangkin ko. Pure galing talaga dito. Dito talaga siya galing sa Hong Kong na mga employer na hindi na sila nagaano. Hindi na nila ginagamit. Every year sila or every year dalawang beses sila magtatapon ng mga damit. Ayan, tinatapon nila yung mga damit. Kaya yung iba may mga tag pa na hindi pa nagamit. Yung may mga tag pa talaga at saka mga original, mga Nike, kung may mga pangalan yung mga ukay-ukay. Ang gaganda talaga, ang bago, yung hindi pa ginagamit minsan yung iba. Oo. Although may mga ano naman yung ginagamit na hindi na lang. Pero hindi talaga siya as in mabaho na pareho sa ano ukay-ukay na natin sa Pilipinas na binibenta. Magkaiba po yung ukay-ukay dito. Para siyang ano lang. Bago lang. Yung parang pinapull out lang galing sa mga ano, mga mo. Oo. Doon nahaluan lang ng mga luma-luma na ano. Pero ang talaga ang gaganda. Ang bago pa. May mga names. Ayan, ang iba naman po, yung nakalakay sa strip bag po, yan po yung mga pull out na mga shoes. Mga original shoes po yan, mga iba sa accessories. Mga iba't ibang accessories. Kasi hindi lang pwede ukay-ukay lang yung asahan mo. Kailangan mo lang ng ano talaga. Iba-ibang, ayan po, yung Nike na ano. Ang ganda niyan. Ang lakay lang. Ang large. Ayan. Ayan, ang ginagawa ko po niyan ay no. Pagkatapos ko ng ano, pinipicturean ko po yung mga
ibinibinta ko na naman ng mga short pantaloons, mga Levi's, kung ano-ano pa. Ayan ang ginagawa ko. Ayan na nga, pinipicturean ko yung ano. Napipicture po ako dyan ng mga pantaloon, kung ano-ano pa. Dyan ko inaano. Ayan. Po. Yung shoes na nakano dyan, na ginamit na yan. Pero ibang mga shoes na nasa bags, nasa ano talaga, yun po yung mga ano, hindi pa, yung mga binibinta naman. Mga pull out po yan galing sa mula. Sobra. Ayan. Ayan na nga guys. Yan ang ginagawa ko. Pinipicturean ko siya, tapos ipopost ko. I-edit ko na yung ano, yung background, tapos pinipiropost ko. So, magagawa na lang po yung mga ano, nagmamine. Ayan, sa gusto po magmamine dito sa mga friends ko dito sa Hong Kong, i-add nyo lang po yung Ella Okay Ukay. Hindi lang po siya Okay Ukay, hindi lahat po. May mga, basta lahat ng mga accessories, ukay-ukay, ano pa ba, bag, sapatos, mga panty, bra, kung ano-ano pa siya ang mga gamit sa ating mga katawan. Oo. I-add yun lang po ang ukay-ukay. Hindi yan sa akin na, sa pamangkin ko lang. Yan lang po ang libangan ko ngayon. Doon nga naghihintay po ako ng ano ko. Ayan. Sana ano. Dito po kasi sa Hong Kong. Sabi nila. Iwan ko ba sabi nila na ano. Hindi naman lahat dito ano. Hindi naman. Kasi hindi pareho yung mga sahod dito. Depende sa amo. Kung depende din sa trabaho mo na. Kung rami o hindi. Oo. Kaya yun. Kailangan din ng ano talaga. Hindi magkapareho ang sound. At saka dito yung mga Pilipina, ibang Pilipina dito mayayaman. Kasi iba sila kasi dito madiskarte. Oo, every ano magtatrabaho sila. Tapos magsa-sideline. Iba-ibang sideline nila, kung may sideline na sobrang kapaguran, may sideline din na libangan, yung sideline na alam nyo na yon, basta yon na yon. Pero yung iba kasi dito, ang ginagawa, nagninegosyo, sideline, nagbibinta. Tapos pag ama nagbibinta, hindi yon iniipon nila yung pera, kundi nag-iipon sila ng gold. O, share ko lang sa inyo, mga gold ang binibili nila. Oo, na layaway. Ano tawag niyan? Oo, basta yung mga gold na ano, tapos hinuhulog-hulogan nila yan hanggang sa ano, yung mga malalaking value na gold, yan ang inaano nila. Tapos pagdating sa Pilipinas, ibinibinta nila. Oo, ganun ang ginagawa ng mga Pilipina dito sa Hong Kong. At wala, kaya ayaw ko na talaga umuwi ng Pilipinas. Hindi naman sa ayaw, pero kasi sa Pilipinas, sabi nila, malaking sahod, hindi naman. Oo, marami din naman ang ano sa Pilipinas. Kaso nga lang, basta, ang hirap din kasi. Oo. Dito kasi marunong ka lang magtipid, mag-discarte, ayan. Hindi ka magugutom. Ayan nga guys, yung iba naman dyan ay mga original siya na mga, may mga tatak na bago pa talaga, may tag pa siya na tinapo ng mga amo. Ayun ang tinitinda namin minsan ang pamangkin ko, makaswerte ka, maunahan ka. Minsan nag-agawan yung nagmamain dyan at minsan nag-ano na sila. Minsan nagbabayad sila para hindi sila maunahan. Kasi
nagagawan talaga sila minsan, yung mga makita nila na magaganda, mga original pa talaga, na bago pa. Like mga Levi's, mga Nike, Adidas, kung ano-ano pa siya ng mga ano, may tatak na pangalan. Mga original, magaganda pa talaga. Hindi talaga siya ukay, na ukay talaga minsan. Kaya kahit na ano, binibinta lang ang pamangkin ko, medyo hindi naman siya kamahalan. Oo, depende talaga sa ano, brand, bago at saka ano pa. Kaya nag-aagawan yung iba. Nag-uunahan sila mag-mine. Minsan nagbabayad na diretso. Ayan ang ginagawa ko, nagpipicture. Ayan, nakakapagod din. Nakakapagod siya, pero nakakaaliw. Yun nga lang. Nakakaaliw siya. Minsan, ano, nakakalimutan ng kumain. Pero tika, hindi mo malaman ang taba-taba ko na rin dyan. Sobrang taba ko, lalo kung tumaba. Kahit na minsan lang na, ano, nagkain kasi todo pag magkain. Ayan. O, minsan late na kami natutulog. Minsan na yung mga customer dyan nag-aabang sila kahit na anong oras. Kahit na madaling araw na nakaabang yan sila. Nag-aagawan sila sa ano, mga bago. Marami na rin soke. Ayan, guys. Ayan, maraming salamat. God bless. Maraming sa mga nagsusuporta dyan. Shout out sa lahat. At sana nagustuhan niyo po, at sana ingat kayo dyan, and Merry Merry Christmas sa lahat. Ayan, mag-mine na kayo. Try niyo manood. Actually guys, yung mga sapatos, tinitinda ng pamangkin ko, mga original siya na mga pull out sa mall, mumura lang talaga siya. Ang ganda ng mga sapatos. Mga ganda talaga ng mga sapatos. Ako nga, kung hindi ko lang kaya mag-control, iwan ko lang, ang dami ko nang nabili. Kaso nga lang, minsan, pag nagpo-post yung pamangkin, hindi talaga ako tumitingin kasi na ano ako, yung maka-mind-mind. Pero ang ganda talaga ng mga sapatos niya. Ang mga ibang, ano, talaga, hindi kayo magsisisi pag nakapalo kayo sa kanya, mga friend ko dito sa Hong Kong. Ang dami niyong ma-mine talaga. Hindi na siya sapatos, kung hindi mga bags din. Oo, ang gaganda talaga. Tingnan niyo lang, i-try niyo lang. Ayan, maraming salamat. Thank you. Sipag at syaga lang talaga at discarding. Yun po ang ano, panglaban natin. Kaya laban lang tayo. Mawala ng pag-asa. Ayan na nga guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Salamat. Shout out sa lahat. Thank you.